Kul mo yung mga pangarap namin! Wala to! Tama na! Anong kasalanan sa inyo ni Oscar Hidalgo? Nang dahil sa kanya, inubos ni Don Ignacio ang buong angka namin. Ilang ama, ina at anak ang namatay nang dahil sa hayop na to! Anong kinalaman ng presidente sa ginawa sa inyo ni Don Ignacio? Nagkaroon siya ng relasyon kay Aurora Guillermo, ang nag-iisang anak ni Don Ignacio. Dahil sa hayop na to! Marami kaming kasama na namatay. Pinuntun sa amin ni Don Ignacio ang lahat ng galit niya ang karahasan niya. Kaya mamamatay ka na! Kapag ginawa mo yan, magkakatablaan tayo dito. Wala akong pakialam kahit patayin niyo pa ako. Pero papatayin ko ito ngayon! Nagkakamali kayo! Hindi ako si Oscar Hidalgo! Sinungaling! Hindi! Nagsasabi nga ako ng totoo! Ang tunay na pangalan ko ay si Mariano Patag! Nananalip ang buhay ni Oscar ngayon dahil sa gamot na binigay mo. Sinasabutahin mo ba ako? Sa palagay mo, gagawin ko yan para sirahin din ang sarili ko. Ganito. Kailangan makakuha ka ng isang tao na kahawig ni Oscar. Bakit? That is the only thing I can think of right now. We're in dire straits. I don't care how or where. Basta't ang importante sa akin makakuha ka ng isang taong kamukhang kamukha ni Oscar. Meron kang meeting bukas sa Health Secretary. Kapag ginawa mo ng tama ang trabaho mo, ibibigay ko sa'yo yung mansyon sa Tagaytay. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging magaling na akong presidente. Pero ito ang tandaan mo, Mariano. Iba ang magaling kang umastang presidente sa magaling kang presidente. Madali lang naman yan, sir. Tulad ng gagawin ko, hindi ko kayong pipigawin. Promise. Pinapayaran ako ni Lily at saka ni Renato para magpanggap na ako si Presidente Oscar! Hidalgo, nasaan ang totoong presidente? Hindi ko alam! Alam mo, nawawala siya! Nakataka siya! Hanggang ngayon, hindi pa siya nakikita. Uy, best please. Alam ko ng lahat ng tungkol sa inyo na hindi kayo ang tunay na presidente. Please, please, tulungan mo naman kami. Kailangan namin maitakas si Mr. President mamayang gabi para mapigilan ang kasamaan ni Lily at saka ni Renato. Mr. President! Mr. President! Ikaw po, Elizabeth. Mr. President, magdala po kami pabalik. Itatakas na po namin kayo. Madam. Ano yun, Augustus? Nawawala po si Presidente Oscar. Anong nawawala? Direct lang namin tulog ang mga bantay. At pagpasok namin ng ICU, wala na laman. This is going to be the end of us all kapag ka nakataka si Oscar. Sir, nangyayari po dito sa palasyo. Nawawala ang presidente. Paano nangyayari yun? Babalik ako dyan, humunta kayo! Hindi pwede mangyayari yan!
Ako ang nakikita niyo sa balita. Kaya bilang presidente ng bansa, ay dudurugin ko si Cardo Dalisay. Nagbigay ng judicial order si Pangulong Hidalgo para kina Cardo Dalisay at mga kasama nito. Ginagawa ko lang naman ang mga inuutos ni Lilian sa kanin ni Renato. Kasi kung hindi, papatayin nila ako! Sa impostor ko'y sisisi ng Task Force Aguila ang lahat ng kasalanan sa bayan. Kahit papano naging biktima din nila Lily ang peking presidente. Huwag lang sana siyang hatulan nila Cardo dahil mas lalo nilang di makakamit ang hustisya sa ginawa sa kanila nila Lily at Renato. Ayaw mo naniniwala sa iyo, Hype ka. Hayaan mo lang sinasabi sa amin yan para hindi ka namin patayin! May kasamahan ako dahil sa palasyo, si Aling Elizabeth. Nakita ro niya ang totoong President Oscar Hidalgo na nakaratay sa isang kwarto sa loob ng palasyo. Nakita ko si Mr. President. Dalawa. Yung isa, nakipag-inuman sa akin. Oh? Bottoms up. Bottoms up ulit? Bottoms up. Toast. Isa, nakita ko doon sa kwarto na kahiga doon sa kamang pang-ospital. Oh? Mr. President! Pero hindi kami naniwala sa kanya! Pero sa mga sinabi ng tao ito ngayon, nagsasabi ng totoo si Aling Elizabeth. Maniwala kayo, Armando! Lang ang ibig sabihin nito. Naloko tayo ni Lily. Napakagat niya tayo sa bitan niya. Ikaw ang totoong presidente. Nasaan ngayon ang presidente? Kami din lang ang presidente. Anong ginawa niyo sa presidente?
kinakailangang aminin mo sa lahat ng mga tao kung anong totoong mga kawalang niyaan ang ginawa niya sa presidente. At sa palasyo, sino-sino ay magkakasabuan. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Magsasalita ka. Ikaw ang gagamitin namin laban kay Lily, kay Renato, at kay Arturo Padua. Ano sasabihin ko? Sasabihin mo kung paano kanila ginamit, kung paano nila diloko ang lahat ng mga Pilipino. Kung magsasalita ako, siguradong papatayin nila ako. Kapag di ka nagsalita, sisiguradong din namin sa'yo na ngayon palang papatayin ka. Magsasalita na ako. Pag kami niloko mo, hindi ako magdadalawang isip na patayin na kita ngayon. Naiintindihan mo? Ayusan to. Si Presidente Oscar Hidalgo. Alam kong marami sa inyo ang nag-aalala para sa aking kaligtasan magmula nang nawala ako sa art exhibit. Huwag ho kayong matakot dahil ligtas ako. Inaalagaan ako ni Cardo Dalisay at ng mga Agila. Mali po ang inaakala ninyo tungkol sa kanila. Mabubuti po silang tao. Ang gusto lamang nila ay makausap ang First Lady Lily Ann Hidalgo, Secretary Renato Hipolito, Executive Secretary Arturo Padua, sa Paliparan sa Norte. Para magkaroon lamang ng pisto para sa kaligtasan at kaayusan ng ating bansa. Pag ginawa nila ito, ay makakabalik ako agad sa palasyo at mapagsisilbihan ko ang taong bayan. Sana mapaunlakan ito ng aking butihing asawa. Itong imbitasyon ng mga Agila. Lily, Renato, Arturo, huwag kayong matakot. Wala namang gagawing masama ang mga Agila. Sisiguraduhin ko yon. At sa mga kababayan ko, huwag kayong mangamba para sa akin. Dahil walang gagawing masama sa akin ang mga Agila. Hindi nila ako sasaktan. Dahil mabubuti silang tao. Maraming salamat po. Ginawa ko naman ang gusto ninyo. Ibaba nyo na yan. Baka iputok nyo pa eh. Anong plano mo ngayon, Cardo? Ilalabas natin ito sa social media. Paalam lahat natin sa mga tao ang tungkol dito. Kailangan gagamitin natin para maproteksyonan tayo. Kapag may pinlanos lang hindi maganda, saka natin ilalabas ang totoong pagkataon tulong hayop na to. Kailan natin gagawin yun? Bukas. Sa Paliparan sa Norte.